Yo mga Lods, welcome sa Ryan Lods TV, welcome sa channel ko, mga pala si Ryan. May bago na naman tayong video. Sa video na ito mga Lods, discuss ko sa inyo yung kung yung mga alos araw-araw namin ginagamit sa shop, sa pag home service. Saanin ko sa inyo yung basic tools at saka yung special tools. Yan, lagyan ko na rin ng title yung mga tools natin kasi maingay dun sa shop eh. Kaya tapos inedit ko pa, tinanggal ko yung mga ugong doon kaya medyo nag-iba yung boses eh. Pero hindi naman. So, mga Lods, stay tuned na sa mga video. Sa akong bago ko pa lang sa channel ko, bago mo lang nakita yung channel ko, kamayang mag-subscribe saka hit yung notification bell button para lagi kang updated sa mga DIY video tutorial ko. So, ito na mga Lods. Ryan Lods. Pasok. Ngayon mga Lods, papakita ko sa inyo yung mga tools na araw-araw kong ginagamit sa dito sa shop ko, sa paggagawa ko ng mga motor, sa home service. Yan. Papaliwanag ko rin sa inyo kung bakit yun lang lagi ko siyang ginagamit. Siyempre Lods, dito muna tayo sa basic tools natin na ito, pinaka basic tools ko talaga ito. Itong, siyempre, lahat naman tayo ito tagang basic tools. Flat screw. Tapos yung malaki na flat screw. Yan. Malaki yan yan. Tapos Phillips screw. Yan. Tapos yung malaking Phillips. Yan talaga mga basic na ano. Lagi kong pag magtatanggal ng flarings yan. Ito, open back wrench na 8. Kasi mga Lods, sa tagal niya ginagamit lagi, lagi ako nasisiraan ito. Yung thread sa loob niya. Yung groove niya sa loob niya. Lagi ako nasisiraan yan. Kaya ang ginawa ko, yung sira na, nilagyan ko ng socket na 1/4. Yan, morder ako ng 1/4 tapos nilagay ko dyan, winelding ko, tapos inasa ako para ito matagal na sa akin ito, almost siguro 1 year na okay pa rin siya. Yan, pati itong 10mm ko na open wrench, open sa back wrench, yan din ginawa ko, nilagari ko rin siya. Yan, tapos kung man talaga na ginagamit natin ito, 12, 14, 17, 19, 22. Yan. Almost 13, 15, 16. Saka yung 18. Hindi na rin naman natin masyadong ginagamit yun. Pero meron ako nun. Hindi ko nalang siya sinama dito. Yan. Ito naman, ginagamit ito sa mga steering cone. Pagtanggal ng mga steering cone sa mga gulong, sa mga side wheel. 24, 27, 30, saka 32. Yan, mga bolt ng T-post, yan, magagamit mo ito doon. Yan. 10, 12, 14, saka 17. 17. 17, saka itong 19. Tapos itong 24, kung mag-change ako ng mga TMX, yan, may mga CG 24 yan. Pwede mo wala tong extension natin syempre. Ayun, kailangan natin talaga yan. Itong ano, ratchet sa power handle. Ingat lang dito sa power handle kasi malakas talaga siya, migpit. Malakas yung pwersa niya kasi pag mawa ka dito, yung sa mo talaga yung mga 8mm lang o 6mm, ha, madali maputol talaga sa kanya. Ratchet saka power handle. Syempre hindi mawawala tong T8 8mm. Han. Yan ba? 8mm 10
T12 saka T14. Mga basic tools talaga natin yan mga lods. Ito pang araw-araw ko talagang ginagamit yan. Saka meron din akong combination ng Y tools na 14, 17 saka 19. Almost lagi ko rin itong ginagamit. Pag mga mag-tune up ako ng mga motor, ng mga underbone, ito yung almost ginagamit ko. Lalo pag mga wave 125, itong 19, 17, yan. Itong mga CG, itong 14, yan. Yung ginagamit yan, dumi. Siyempre mga lods, hindi mawala itong Allen natin. Mga Allen. Iba-ibang ano yan. Iba-ibang size. Tapos commonly talaga, lagi kong ginagamit itong dalawa na ito. Yan. 4mm saka 4, ito yung 4mm pala. Ito yung 4mm saka 5mm. Yan. Lagi kong ginagamit yan. Tapos syempre yung Star na yan. Ginagamit naman to sa ano, sa mga una ng Mio. Yung sa caliper. Yan. Yung mga bolt ng caliper para matanggal mo. So, flies. Maliit lang ang flies ko eh. Hindi, may flies tayo doon, yung malaki. Katong long nose na maliit, mga pang tanggal ko ng piston lock. Yan. Pre-cut, ano, long nose. Tapos, cutter na maliit. Cutter lang, pang wirings po talaga to. Yan. Kasi kung may kakatiri naman ako na ano, mga pang wire ko lang siya eh. Ayan. Tapos syempre, spark plug wrench. Hindi talaga pwedeng mawala ito. Spark plug wrench natin. Ayan. Spark plug wrench. Ayan. Mga combination din yan siya. So, ito yung pang XRM to eh. Ayan, XRM, mga Mio. Ito pang TMX. Ito mga pang, ano to, malalaki. Mga pang 2-stroke. Yan. Maingay tayo, Lods, kasi nasa tabi, nandito tayo sa shop ngayon, sa shop ko. Kaya medyo maingay tagal ito kasi tabi ng kalsada ito. Pero okay lang yan. Gunting natin ang lapang lata. Makapansapi-sapi natin. Kaya ito, hindi pwedeng mawala talaga. Commonly lagi natin gamit to. Yan. Katala sa Tagalog to, di ba, tay? Adjustable. Katala sa Tagalog, di ba? Tapos adjustable sa English. Pero sanay kami dito na tawagin tong ano, adjustable. Lagyan natin yan dito. Pati na talaga, hindi mawawala ito. Chain cutter. Kasi kung puk mo. Apakita popo, umakita popo, uri apa uri mas nitawa. A few moments later. Pupukpukin mo lang yung kadena. Masyadong maraming trabaho. Yan. Pang putol ng kadena para sa mga underbone, tricycle, yan. Meron pa pala ako loads to. Yan o. 8 yan na, ano, 8 na mahaba. Mahilig kasi ako talaga mag-ipon ng tools kasi yan talagang forte ko pag mimekaniko. Yan talaga tools talaga kailangan. Siyempre, lagaan natin mga tools natin mga loads. Valve adjuster. Yan, pag mag-tune up tayo. Siyempre, partner niya lagi ito. Kasi nakikita nyo naman sa video ko lagi na sa mga video ko na lagi kong gamit ito. Ito makalawang nga lang siya pero ang laki pa ng halaga niya sa akin. Yan. Napakalaki ng halaga niya sa akin. Yung dalawa na to. Halos lahat yan sila, malaking halaga. Malaking na itutulong. Yung mga scooter naman, Lods, ito gamit ko. Itong 39, itong 41 sa mga torque drive, torque nut. Yan. Meron din akong combination itong ano, 24 saka 17 pang tanggal ng
tapet cup, itong 24. Ito yung ginagamit ko para, kasi halos, pag itong 24 na ito, hindi niya kagad matanggal yung ano, hindi niya kagad matanggal yung tapet nut ng tapet cup ng ano, ng Mio. Kaya halos, lagi itong ginagamit ko. Yan. Siyempre, vice grip natin. Hindi talaga mawawala ang vice grip. Saka ito, Sir Clip Remover. Yan. Sa mga, siya ginagamit ko sa mga Sir Clip, pantanggal ng Sir Clip. Sa scooter, sa mga magneto, magamit ako nito. Laging malaking halaga ito. Flyman, baka naman. May liga ko sa Flyman na gamit. Dads, pag nag-ano pala ako, pag nag-home service ako, halos ito lang rin dinadala ko. Madala na ako ng long nose, tapos mga flies. Ito na halos, hindi ganda ako nagmadala ng T8. Mga spot flag rin na dinadala ko. Kasi ito, nandito na sa kanya lahat. Yan. Ting Star. Tapos, Allen. Yan. Mga Philip. Yan. Screw. Yan. Tapos, order ako ng 8 na mahaba. Para mga pang singit-singit. 8 yan, 8mm. Sakit. Simula 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. Yan, so, may kasama na rin siya. Kasama na rin siyang ratchet na 1/4 lang ang size nito, Lods, ha? Ito. Yan, para pag tatanggal ka ng mga ano. Ay, tatanggal ako, singit-singit ako, ayun. Yan, singit-singit. Yan, yung pampahabain pa. Yan. Tapos kung medyo natatakot ka sa kanya, na ipito kasi baka masira, pero hindi naman, matibay tulad, ilang taon na to sa akin. Ito. Yan. Ito yung mga special tools ko sa kanya. Ito. Yan, binigay lang din to sa akin, sponsor lang din na sa akin ito nito. Hindi ko na mabanggitin yung pangalan niya, pero pag napanood niya itong video, alam niya na yun na siya ang nagbigay nito. Yan, ayan siya. Nalagyan natin ito. Ito na lang ito. Yan, kita niyo, Lodge. Sipang singit-singit ito kasi dati gumagawa pa ako sa mga malaking scooter, mga exciting 400. Ito talaga yung pang dukot-dukot ko sa mga flaring sa loob. Ayan. Napakalaki nitong bagay sa akin. Special tools natin, hindi mawala talaga itong mga fuller, dahil fuller talaga isa sa mga sa tanggal tayo ng mga magneto, ito talagang kailangan natin kasi hindi natin pwedeng pukpukin yung magneto, may sira yung ano, mabasag yung mga magnet nun. Ito pang XRM, mga pang TMX, tapos ito yung mga pang CG. Ito yung pinaka-fuller ng CG. Ito, yan ang fuller ng CG. Tapos mga Wave 125. Yan, Wave 125. Ito naman yung mga walang ano sa loob. Yung walang thread sa loob. May 3 bolts yan dito. Saka itong pantanggal ng ano, ng mga bushing sa swing arm. Yan. Ito pa pala, hindi ko nakita eh. So yung 8-9 combination ng 8 and 9 pang tune up natin. Yan. Ito ginagamit ko to sa mga kapasok to, pero pag sa mga gipitan, ito yung ginagamit ko.
So, ito pala lads, pag maghuhugas ako ng carb, yan, meron ako doon, ito na lang yung kinuha ko, yung bago. Nag-ano talaga ako, nag-safety kasi ako sa, dito sa Palawan, dito sa Puerto, mahirap yung mga ganito, hanapin yung mga ganitong special tools. Kaya mga mekaniko ko, lagi ko pinagsasabihin yung sila na yung tools. Madaling bilhin pero mahirap hanapin yung tools. Yan, brush yan, pangapansundot-sundot, panglinis sa loob ng mga singit-singit ng carb natin. Yan. Pero ito, alas hindi ko na ito ginagamit eh. Malalaki kasi ito eh. Ito na ang ginagamit ko sa kanya. Yan, mga panundot. Kung tawagin na ano, sa Manila to tawagin, ang tawag nila dito, bureke. Pambureke. Yan. Mga panglinis ng sa loob yung mga panundot-sundot yung mga singit-singit yung mga butas-butas doon yan para matanggal yung dumi na nakaharang. Ang laki pinabang. Kalo siyempre itong ano, impact drive natin. Yan. Siyempre ito pa mga lods, special tools ko. Yan, mga pang-port, pang ano ng flarings. Yan, kompleto yan siya lods. Meron pa yan siyang ibang, may mga nabili pa ako na ano, yun binigay ko sa kuya ko, sa panganay kong kuya. Binigyan ko siya ng ganito. Pang ito yata, ito yata binigay ko sa kanya. Isa nito, ito. Ayun ko ba kung ilang ba yung tatlo yata nabigay ko sa kanya at isang ganito. Ayan, nabigay ko yan sa kanya. Kasi, mas kailangan niya yan. Namimigay lang ako ng tools. Sana all. Ito pa, pag special tools ko rin mga lods, itong pantred. Ayan. Ibang size nito ah. MX M12x125. Mga pang ano ito, pang spark plug ng ano, ang thread niya kaparehas ng spark plug ng TMX-155. Yung thread niyan. Ayan, pag pinasok mo yan doon, pasok na pasok yan. Pang retread natin ng mga cylinder head ng XRM, kunyari XRM, yun ang pinitread ko dyan. Tapos, ito naman, yan, yan yung size niya. Pang ano ito, pang sa ano, pang drain plug. Sa drain plug ko ito ginagamit. Pag na ano yung drain plug, na lost thread yung drain plug ng makina, sinitread ko nito, tapos binibilang ko na lang ng bolt niya, lagyan ko ng washer na tingga. Yun. Para hindi tumagas. Yun. Ito pa mga lads, oh. Wow. Wow. Lods, binigay ito sa akin ng customer ko na foreigner. Meron siyang motor na ano, yung scooter na 150 ng Motorstar. Yan. Natuwa siya sa akin nung ginagawa ko yung motor niya kasi tagal niya nang hindi ginamit. Tapos parang nahirapan siya ng nahirapan. Panda rin. Napa-under ko. Yan. Binigay niya ito sa akin. Umuwi siya sa kanila. Pagbalik niya, binigay niya na ito sa akin. Taga Alaska. Sir, maraming salamat dito. Yan. Nagamit ko ito lagi. Ah, ano na ito ah? 1/4. Yan. 1/4 ka siyang dito. Yan. Yan. Siyempre mga lads, kung caliper, digital tong kinuha ko, and dito na lang ako magtitingin sa ano. Siyempre mga lods, itong pangano natin ng bola, ng fly ball, and pang grams natin ng fly ball. So malimit ko itong ginagamit pag nag nagtotono ako ng ano, ng CBT, ng ano, ng mga scooter. Unit, ito sa grams. Oops, sobra. Oops, sobra ulit.
Yan. May dumi. Yan. Ito yung mga lod. Yan. Malimit yung ginagamit yan pag nagtotono ako ng bola. Yung mga lods, itong mallet. Yan, yung mallet. Medyo lumaluma siya, matagal-tagal na ito eh. Pero hindi kasi ako, ginagamit ito sa mga ano, tanggal ng makina. Pag bibi ako ng makina, hindi ako gumagamit ng martilyo o kahoy. Yan ang ginagamit ko kasi para safety na rin ba ng makina natin. Ito pang voltage meter ko, mga pang testing ko ng stator coil, mga lightning coil, source coil, yan, battery. Check ko yung ohms ng falser, kung tama pa ba yung ohms ng falser, ohms ng ignition ng source coil. Ito ang ginagamit ko. Check ng battery, yan. Check ng charging, yan. Siyempre, hindi mo wala to. Soldering iron, yan. Malimit ko rin yung ginagamit. Lab na lab ko yan. Sa araw-araw ko na ginagamit, mga lord, kahit maya, talaga, ito lagi. Ito lagi. Yan. Yan lagi. Oops. Yan ang lagi kong ginagamit. Air tool. Yan. Double piston yung compressor ko. Talagang pag nagbigay siya dito ng hangin, talagang tanggal. Tanggal ko ano yung mga gustong-gustong mong tanggalin. Ginagamit ko to almost sa ano, magneto. Magneto. Sa mga matitigas na gulong ng ano, gulong ng scooter. Yan. Isang pindot mo lang, ngayong tanggal na yon. Ngayon, ito lods. So naman, ginagamit ko to sa mga clutch hub. Sa mga clutch. Tatanggal ako ng nut ng clutch. So, lalo na pag may mga sidecar, hindi ito papasok doon eh. So, may mga sidecar na tricycle, ito makakapasok talaga. Yan. Hangin lang din siya. Yan. Luwag higpit. Pindot. Luwag na yun. Yan. Ito kasi ano niya, ito naman lagi ang partner niya eh. Yan. Kung tatlo na ito ang lagi magka-partner. Kasi kung ito lang, hindi ito papasok dito eh. Oh. Kailangan partner niya rin to. Ngayon, gusto ko itong putulin. Tapos, rebuildingin ko na lang para ito makapasok. Castle wrench. Yan, pantanggal ng nut ng clutch hub saka ng sa fuel. Yan. Partner niya sila lagi tatlo. So, valve lock remover. Yan kasi iba, pansin ko, pinupukpok nila yung ano, nilagyan ng pamunas, tapos papukpukin, tumatalsik. Hindi ko talaga trip yung ganun. Valve remover, valve lock remover. Yan. Ito yung mga tools natin, lods. Ingatan nyo itong mga tools na ito. Walang problema magperam. Pero kailangan, sabihan mo rin yung nag-umiram sa'yo na ayusin niya rin yung hiniram niyan tools kasi pinaghirapan mo rin yan para mabili. Yeah. Mahirap mag-ipon ng tools. Totoo lang. Pero pag nakaipon ka na paunti-unti, ang saya. Yan. Almost yung mga lods ito lang talagang ginagamit ko sa pang-araw-araw, compressor, welding, compressor, charger ng motor, yan, kailangan natin yan. Tapos, mekanikong maayos sa gamit, yan. Lods, hanggang dito na lang ha. Yan, mga tools natin. Thank you mga lods.